Okay, let's talk about the play. Kasi yeah. napaka-exciting po mga kaibigan itong play na ginagawa ni Cherie. From now on, you're gonna be called what? Cherie. Okay. It'll never change because it's an adaptation from Cherry Orchard by Chekhov, right? Okay. So I said, okay, here am I trying to correct them on how to pronounce my name. Okay. But I hope from here on they'll realize it's actually Cherie. Diba? Cherie. But whether Cherie or Cherry Orchard, you are one of the most beautiful people in the world. Anyway, but why is it called Arbol De Fuego? Am I pronouncing it correctly? Yes. Arbol De Fuego. Why, I wonder. I would have liked to ask Roddy that. But I think it's in the correlation to the fact that we are set in Negros this time. Okay. Because the similarity of what Chekhov had written and to adopt it to the Filipino setting, I think the most apropos location would be Negros, with the sugar plantation, the hacienderos, and the farmers, you know, the two different classes. Ngayon na sinasabi mo ito, yes, it makes a lot of sense. You know, Chekhov, you were talking to me earlier. No, at saka ito yung panahon na parang pawala na yung aristocracy. Pasensya na, boy, natawalang talaga ako. Tagalog, please, sabi ng Jew sa akin. And this is a Tagalog play. Sinubukan ko talaga. Tagalog pa naman tong play ko. Wait, sige. Pero ito yung panahon, mga kaibigan, na parang pawala na yung aristocracy. Kasi yung mga manggagawa, ika nga, ay nagmamayari na ng mga hasyenda. Parang gano'n na nga. Dahil na nga, tinamaan ng panahon ng 1970s, yung land reform, di ba? Oo. Sa norte, mas tinamaan yung Pampanga, not so much Bacolod. But because sa Bacolod, sa Negros, dun talaga yung pagkalawak ng mga lupain. Lupain ng sugar. Oh. Ito naman, Chekhov actually wrote this in 1904, turn of the century. Ito po yung kahuli-hulihang play bago siya pumanaw na sinulat po ng dakilang Anton Chekhov. Okay? Tama. What is your role? Ano ang iyong role? Patituloy ako na kukonsyos. Tinutuloy mo ako sa Tagalog, ha? Talaga tutuloy mo ako. Ang galing mo sa Tagalog, boy. Okay. Ano to? I play the matriarch of the hacienda. Of Hacienda Carmen. And in this adaptation, my name is Enrica Hardalesa Sofronio. Rica for short. Okay. You know how it is with Chekhov's characters? Lahat sila. Ang haba ng mga pangalan nila, di ba? Puro mga Russian names. The corresponding role in Chekhov's Cherry Orchard is Raviskaya, I believe. Okay. Tama. I think so. You're the one who wrote the thesis. At saka yung unang production po nito sa Moscow was directed by Stanislavski. The great Konstantin Stanislavski. Yeah. In fact, di ba ginamit yung mga Chekhovian plays just to go through the process kung paano ituturo ang pag-arte ni Stanislavski. At saka komentaryo din ito sa mga nangyayari sa panahon. Tama. Eh, di ba? How do you manage the long lines? Masyadong masalita, di ba? Maraming text, oo. At ito'y nasa Tagalog. This is a production of PETA. Yung okay. pa. Hindi talaga ako makahindi. Kasi isang malaking challenge para sa akin, boy. Alam mo yan. Lahat ng mga plays na ginawa ko in the past were all English-based. And inaamin ko naman talaga, first language ko, English. Nag-iisip ako in English. Okay, kaya tinatranslate mo. Oo, tinatranslate ko muna. Kaya okay. pinapaalala lagi sa akin mag-Tagalog. Pero bakit naman hindi? Actually, Filipino ang tawag ng salita. Okay. Hindi na Tagalog, Filipino. That's a national language. Filipino, di ba? Nahirapan ako talaga. So, paano ka umatake? I mean, did you memorize the lines? Ko talaga. Tinapog ko yung script paminsan-minsan. Okay. Sa frustration. Kaya ako naman tinanggap ito dahil sa PETA, isang iconic na grupo. Company. Uh-huh, maliit right. pa lang ako, sumasama na ako sa mami ko na nagre-rehearse siya with Lino Broca sa Fort Santiago sa Raja Sulaiman when they were doing their plays there. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ko masama sa resume ko na may ginawa ako with PETA. Well, pangalawa, Loy Arsenas also who had helped me and I met in New York na hindi naman ako makahindi dahil utang na loob ko rin sa kanya na nakilala ko ang playwright ng masterclass na si Terrence McNally. And Loy is the one directing. And he himself is directing this. And the fact na sabi niya, bagay na bagay sa itong role na to nung binasa ko, napakaganda naman talaga, boy. Isa siyang bipolar. Kaya sabi ko, dapat kang pasukan to. Hindi ko lang akalain na oras okay. na talagang hinalungkat na namin at inanalyze na namin yung script. Hindi ko naman talaga inakala na magiging ganun pala ka
emotional yung at saka iba to, eh, di ba? I mean, dire-diretso ito, wala itong mga cuts. Kakaiba ito sa mga ginagawa mo sa telebisyon at sa pelikula. Oo, it's may exciting. Pasok pang Spanish, may pasok pang Ilonggo, may pasok pang mga punto. Sabi ko, naku, kailangan kong gawin to kung sakasakaling lumipas na po ako. Isang beses lang, you kind of have to do something for the first time in your career after 36 years, boy, di ba? And sabi you're doing ko, this for the first time. It's yeah, exciting. When do people watch this? Oh, we open February 20. Okay. Yeah. February 20. And it'll be the first time I'll be doing 24 performances, no understudies. We have two shows a My day on top. God, 3 24. O'clock and 8 o'clock. Wala pa yung mga extension yan, mga kaibigan. Pirenew ng kontrata. Pag-isipan natin. Kada linggo siguro, magamaga na lagi yung mata ko. Dahil alam natin si Chekov, di ba, ano, comedy talaga. Ang ganyan. Right. Yun ang awin nila ni Stanislavski. Yeah, ni Stanislavski. Dahil sinulat niya bilang comedy, ginawang tragedy. How PETA is gonna do that is really exciting. Dahil bawat director po ay ibang atake pag ginagawa po ang Cherry Orchard. Maraming salamat. Thank you, boy. And tapos we will all be there starting February 20, PETA. Please do. Maiba naman talaga ngayon ang pinasukan ko okay. Pag-arte. And I would like...